Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na loba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Ang pagluhog namin sa iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, kami ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbi, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Israel sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimori ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon. Itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat, at sa ang kanibaasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinilid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Israel. Sino man sa ang kaniakab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak.
dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Acab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Acab ang sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit. Nagsuot siya ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nagayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, hindi mo ba napansin kung paano nagpakababa sa harapan ko si Acab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin. Lahat kong nagawang masama'y pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. At idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit.
sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin ito ng mga hintil. Kaya dapat kayo maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibintisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakasin tayo ng salita ng Diyos at tulungan tayo ng mga pagbasa upang matalima ang kalooban ng Panginoon. Sa ating unang pagbasa, unang hari, ito po ang tungkol kay Elias, ang propeta ng Panginoon. Itong si Ahab at ang kanyang malditang asawa, Jezebel, ito ang pang-aabuso ng kapangyarihan. Ba, may maliit na tao, sinabot. Ba, ayaw ibigay sa hari ang kanyang lupa. Sabi ni Nabot, Emina, ang lupang ito, naman ako pa sa mga ninuno ko, hindi ko maring ibenta sa inyo. Ba, kumakalaban sa hari, o ano nangyari? Sa suwestiyon ng kanyang maldita at masamang asawa si Jezebel, ayun, pinaligpit. Pinapatay, sinabot. O, dinapasa hari yung gusto niyang lupain. May katarungan mula sa Panginoon at ito'y ibinigay, ipinataw ni Propeta Elias kay Ahab. Parurusahan ka ng Diyos. Ikaw at ang mga anak mo, pag mamamatay kayo, ang inyong bangkay didilaan ng mga aso kayo. Mamamatay tao. Yan ang kaparusahan nyo, pang-aabuso, pang-sasamantala. Ngunit si Ahab nagsisi, nagsuot ng sako, naglagay ng abo sa ulo. Medyo, sabi ng Panginoon, sige. Pero ang parusa, magsisimula sa mga anak mo. May katarungan, meron kang malaking kasalanan, at ang kaparusahan ay ipapataw sa iyo. Unang pagbasa po yun. Sa ating ebanghelyo, ba mabigat din ayon kay San Mateo ay kahit na hindi kayo tumingin sa akin, mahirap itong aral nito. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Nako, wala nang tumitingin sa akin. Ika nga sa Ingles, to err is human, to forgive divine. Yung tao, ay, makasalanan tayo. Marami tayong pagkakamali sa buhay. Ang pagpapatawad, ay, sa Diyos yan, Diyos siya. Pero sabi sa ating Ebanghelyo, kailangan tayong maging ganap katulad ng inyong amang nasa langit. Kaya po ay, magsisimula tayong ipagdasal, ipasa Diyos ang ating mga kaaway. Doon tayo magsisimula. Mahirap po ito.
Basta naisip lang natin mga kaaway, naku, kung ano-ano ang naiisip nating mga kaisipang gustong makabawi o gumanti. Lalabanan mo yun. Naalala mo yung sakit, yung hapbi, yung aray. Pero na Kristiyano tayo. Yung sa at nagdadasal tayo ng Ama namin, kung iniintindi natin sinasabi natin, patawarin mo kami. Katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. O yun po, dasal natin po araw-araw yun, Ama namin. Ngayon lang po, pagnilaya natin sa tulong ni Maria at ni San Jose. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Amang, sa Ama, upang tulungan tayo makasunod sa halimbawa ni Jesus na naguutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Tugon po natin, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namibighati at nasusuklam sa kanilang kapwa naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit, manalangin tayo. Ama, dipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira nang hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway magkamit ng kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hinili namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Mm-hmm.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama namin lumikha, kami ginawa mong mga may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan ang iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkalo mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niyong pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na hahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nangkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Happy birthday po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Kristo naming Panginoon. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawalin lang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangalan sa binyag na kung ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Stop.